Sa papalapit nga po na pagtatapos ng regular season ay apat na kupunan na nga po ang nakapasok na sa NBA playoffs. Sila nga po ang aalamin natin ngayon dito sa ating pangalawang video. Nasasamahan ko na rin ang balitang may pag-asa pa nga pong makapasok sa playoffs ang Los Angeles Lakers at ang balitang meron pang player na hahabol sa kanilang kupunan. Sino kaya ito? Kaya halina't kilalanin natin yan. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, 10 araw na lamang nga po ang natitira mga idol bago magtapos ang regular season ng NBA. Sa madaling salita, mas lalo na nga pong nagiging intense ngayon ang mga laro gayong nag-aagawan nga po ng mga pwesto ang bawat kupunan. Siyempre, target rin naman nga po nila na makakuha ng mas mataas na pwesto sa standings upang sa ganoon ay magkaroon sila ng home court advantage pagdating ng playoffs. Pero sa ngayon nga po ay 4 na kupunan pa lamang ang nakakapasok dito. At una nga po dyan ay ang ating best team na Phoenix Suns na nasigurado na ang unang pwesto sa standings ng Western Conference kung saan magkakaroon nga sila ng home court advantage sa lahat ng serye na kanilang paglalaruan. Sinundan rin naman nga ito ng best team rin ng Eastern Conference na Miami Heat na nakakuha na ng pwesto sa playoffs matapos nilang talunin ang Boston Celtics ngayong araw. Habang ang pangatlo naman nga po at ang pang-apat ng kupuna naman na pasok rin sa playoffs ay ang Memphis Grizzlies at Dallas Mavericks kasunod ng pagkakapanalo nila sa kanilang mga huling laro kontra sa mga kupuna ng San Antonio Spurs at Cleveland Cavaliers. Samantala, dumiretso naman tayo sa ating pangalawang story na pag-uusapan dito sa balitang may pag-asa pa nga pong makapasok ang Los Angeles Lakers sa playoffs ng Western Conference. Dahil nga po natalo ang San Antonio Spurs sa kanilang huling laro kontra sa Memphis Grizzlies ay bumagsak na naman nga sila sa pang-onsing pwesto sa standings at inangatan na naman nga sila ng Los Angeles Lakers sa Western Conference. Kaya ang Lakers ulit nga po ang mapapabilang sa pang-apat o 4 na kupunan na maglalaro sa loob ng play-in tournament na may chance na makapasok pa sa playoffs. Subalit, napakaliit lamang nga po ng kalamangan ng Lakers laban sa Spurs kaya maaari ka pa rin nga pong magbago ang kanilang sitwasyon sa mga susunod na araw. Pero para hindi nga ito mangyari, kailangan na nga pong maipanalo ng Lakers ang lahat ng kanilang mga natitirang laro ngayong season kung saan uumpisa nila ito sa kanilang magiging laban bukas na yan kontra sa Utah Jazz na nag-i-struggle rin naman nga sa kanilang huling laro. Yes mga idol, tama nga pong inyong narinig, dapat na nga pong magseryoso ng Lakers kung gusto man nilang makahabol pa sa playoffs. At sa kabutihang palad rin naman nga po ay meron na rin naman nga daw sila ngayong magagamit na player na siguradong makakatulong at bubuhat sa kanilang kupunan. At ito nga po ay walang iba kundi ang kanilang nag-iisang superstar big man na si Anthony Davis na paunti-unti na nga pong gumaganda ang lagay ngayon. Well, siya lamang nga po ang natitirang pag-asa ngayon ng Lakers na magpapapanalo sa kanilang team gayong may tinatamong injury pa rin naman nga si LeBron James sa kanyang paa. Hindi na rin naman nga nila maaasahan ngayon ang kanilang guard na si Kendrick Nunn ay dineklara na nilang out for the season. Pero kailangan pa rin naman nga nilang maghintay ng kaunting araw bago nila makasamang muli si Anthony Davis. Ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita, ang return date nga daw po nito sa kanilang lineup ay sa kanila pang game kontra sa New Orleans Pelicans. Kaya wala ngang ibang choice ngayon ng Lakers kundi pagtiyagaan muna ang kanilang kasalukuyang lineup na gamit-gamit at umaasa lang mga po na mabubuhat ni Russell Westbrook ang kanilang kupunan. So, yun lang mga idol ang ating pangalawang video at latest na balita na ating pinagkwentuhan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na ina-upload ko. Bisitahin, i-follow na at i-like ang ating Facebook page dahil meron din tayo mga inilalabas at ina-upload na mga NBA balita doon. Shoutout nga pala sa lahat ng Solid J-Zone TV dyan. Thanks for watching!